Ito na mga kabayan, ang panibago nating video ay ang Making Round Table Part 3. Una, bibilog muna tayo ng maliit na bilog para gawin natin base ng round table natin. Ang gagawin natin ngayon ay ang paglalagay ng hexagonal post. Isisinter natin to sa round table natin. Magtatabas muna tayo ng 60 centimeters diameter na marine plywood 3/4. Ito ang gagamitin natin para base sa ilalim to ng round table natin. Ito na mga kabayan, bilog na siya. Ang susunod natin gagawin ay magtatabas tayo ng 6 na piraso na sides. 6 na sides ng posti natin. Kasi hexagonal post to eh. Bali, 6 na piraso to. 6 na piraso ang tatabasin natin para mabuo siya. Pagtabas, naka-slanting na yan. Para pag tagpi-tagpi niya, nakamiter na kaagad. Ayan yung isang piraso. Ngayon, nagawa ko na yung 6 na piraso. Ito na yun. 4 na piraso lang yung nabuo ko. Yung 2 piraso, ano yan, dugtong na lang. Pinagdugtong ko. May galapa yan, pero sa loob yung galapa. Hindi yan makikita sa labas. I-asimbulin na natin ngayon. Huwag natin kalimutan maglagay ng glue. Yan, lagyan muna natin ng glue. Tapos, papakuin natin isa-isa. Bawat side, 3 pako lang muna. Di uno yan. Yung isang side lang muna ang papakuan natin. Kukuha naman tayo ng isang piraso. Bali, 6 na piraso to. Papakuan muna natin ng diuno. Isisibat lang yan, sibat. Tapos maglalagay tayo ng stick well, yung wood glue. Huwag lang kalimutan yung glue para hindi mag-crack. Pag natapos yan, kailangan kapit na kapit. Kasi pag nag-varnish tayo, baka mag-crack lang yung joint niya. Kailangan talaga yung white glue o wood glue. Ayan, papakuin natin. 3 piraso lang muna na pako. Dulo, gitna, tapos dulo rin. Ayan, 3 piraso na. Hanggang 6 yan. Yan, 4 na. 2 na lang ang kulang. Yung 2, bubuuhin ko muna yung 2 bago ko ikabit sa 4 para pag mas madali kung 2 na lang, kasi kung isa-isahin ko mahirap yung panghuli na isa. Ito, bubuhin ko muna yung 2 sides para pag takip ko
dalawa na lang kulang, bali isa na lang siya. Mas maganda nga tatlo-tatlo para pag takip mo, hati talaga sila. Itong ginawa ko, pinahuli ko lang yung dalawa. Huwag lang kalimutan maglagay ng glue. Paulit-ulit lang to, lagay ng glue. Papakuha na naman natin yung mga hindi pa nagsusubscribe. Paki-subscribe na lang po at paki-like na rin. Huwag yung kalimutan mag-like. Ito, papakuhan ko muna ng diuno bago ikabit kasi mahirap kung ikabit na. Papakuhan pa natin. Anuhan lang muna natin ang diuno na pako. Tatlo yan, bawat sides. Yan, ikakabit ko na. Yan, tapos na. Sunod yung dulo natin, hindi papantay, papantayin natin ng ano. Hinasa ko na yan ng ano ng dudublihin pa natin ng ano ng pako kasi yung kabilang sides hindi ko pa napako yan. Kaya magkakasalungat yan. Kailangan dublihan ng pako para mag-ikis yung dalawang pako. Kung makikita nyo yung sa loob, nag-iikis yan para hindi basta-basta mabunot. Kailangan talaga magkasalungat yung dalawang pako. Kasi sa joint niya, kailangan dalawang direction. Kasi kung isa lang, may possibility na magka-crack. Yan, hindi talaga magka-crack yan. Bukod sa may glue na naka-ikis pa yung pako niyan. Salubong pa yan. Kaya hindi talaga mabubunot yan. Pag binaklas mo yan, sira ang sira talaga yan. Hindi na mababalik. Yan, ngayon matatapos na. Sunod yung dulo, hasain natin ng cleaner kasi yung dulo hindi naman pantay. Ginuhitan ko na yan para pantay na pantay talaga. Pag lagay ng bilog na 3/4 na plywood, lapat na lapat siya. Yan, may marka na ako dyan. Itatapat ko lang yung mga marka, yung rayos na anim na rayos yan. Itatapat natin tapos lalagyan natin ng pako na stopper. Lagyan ko pa yan ng numero para hindi talaga magkabaliktad. Pati sa loob, guguhitan natin para lalagyan natin ng pako yung gitna ng guhit tago sa ilalim para pagpako natin sa likod, pag binaliktad natin hindi talaga magmimintis. Nasa sentro talaga yung pako niyan. Yan, bali yung anim na sides papakuha natin yan tagdadalawa. Dalawang piraso bawat sides. Bali, 12 na piraso yan. 12 na butas. Bubutasin natin tago sa ilalim para pag binaliktad natin,
madali na pagpako. Sintro na sintro talaga yan sa plywood. Yan ang palagi natin ginagawa na technique. Hindi ka na magmamarka ulit sa likod. Pako ka na ng pako. Kasi pag binaliktad yan, may butas na yan. Hindi lang natin makikita sa video kasi yung camera ko low quality. Pero ini-explain ko na lang na may butas na yun. Yung guhit na yan, kailangan magkatapat yan. Pero lagyan muna natin ng glue. Huwag kalimutan maglagay ng glue. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yung iba nga, kahit iscrew, nag-glue pa. Tayo pa kaya na pako lang. Lagyan muna natin ng pako na stopper. Di uno na pako. Para stopper kahit apat na piraso lang, dalawang sides lang para hindi lang talaga mag-move siya. Once na hindi na siya mag-move, siguradong tatamaan na yung 3/4 na plywood sa pako. Center na center talaga yan. Kasi yung marka sa ilalim, ang sintro niya binutasan ko na. Kaya ang papakuan sa taas, siguradong sigurado na yan. Sintro na sintro yan. Kaya pako na lang tayo ng pako. Wala nang kahirap-hirap. May butas na yan. Bali, 12 na piraso yan. Yan. Tapos na mga kabayan. Ang susunod natin, yung maliit naman na bilog, para yun ang kakapitan ng pangitaas natin na pagpukunik sa lamisa natin sa round table. Ibilogin natin itong 3/4 na plywood din, yung tira-tira. Ito na lang yung natitira natin na plywood. Ubus na ubus yung isang piraso na isang pligo na 3/4. Yan. Pansamantala lang muna, papatong muna natin yung round table natin. Sa susunod na lang mga kabayan, tatapusin na natin sa susunod kasi medyo mahaba na to. Hindi ko ma-explain sa susunod na lang para ma-explain ko talaga step by step yung paglalagay ng mga brace, paglagay ng base, paglagay ng pampatibay sa ilalim ng table natin. Yan ang abangan nyo. Ito, paglagay lang muna ng hexagonal post. Sa sunod, mahaba kasi itong kung isingit pa dito. Hindi ko ma-explain lahat. Kaya puputulin lang muna natin sa sunod na video. I-explain ko talaga kung paano magkabit ng mga braces yan sa ilalim, pati yung bis niya. Kaya hanggang dito lang muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.